sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. And welcome po sa ating gawain sa Christ of the Philippines Nagcarlan. Bawat isa po sa inyo, isang kagalakan na kayo ay makasama sa papuri at pagsamba sa ating Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Patuloy kami yung nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, sa ginagawa mo sa aming mga buhay, maraming maraming salamat po, Panginoon. Hindi namin kayang sambitin ang lahat ng papuri sa iyo at magagandang bagay, Panginoon, sapagkat tanging sa iyo lamang, O God, ang tunay na matatagpuan namin ang lahat-lahat na, Panginoon, ang iyong dakilang kapangyarihan, ang iyong kagandahang loob. Tunay, Panginoon, hindi po namin mababayaran ito, O Diyos. Dahil dito, patuloy po kaming nagpapasalamat at napupuno kami ng kagalakan na ikaw ay maitaas at mabigyan ng papuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Ngayon, O Lord God, tinataas po namin ang aming pong panambahan sa umagang ito upang kung saan ikaw po ang manguna, ang iyong Santong Espiritu, Panginoon. At kung ano pa man, Panginoon, yung mga hindi karapat-dapat na nasa amin, Panginoon, mula sa isip, sa salita at sa gawa, amin po itong tunay na ipinagkakaloob sa iyo upang kung saan po, Panginoon, linisin mo ito. Linisin mo ito, Panginoon, upang kung saan po, Panginoon, maihayag namin, Panginoon, ang aming handog na papuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. At patuloy po namin hinihiling, O God, na ikaw ang manguna, Panginoon, sapagkat ikaw ang dahilan kung ba't kami ay may ganitong gawain. At patuloy po kaming nagtataas sa iyo sa simula ng aming pong panambahan, sa pag-aawitan, sa aming pong mga connections, sa internet, Panginoon, sa speakers, sa microphones, Panginoon, Lord God, tunay na ikaw po iyong manguna dito at patuloy na magbigay ng masamiyong tunog, Panginoon, O God. At tunay po, Panginoon, Lord God, tinataas namin ang mensahe, Panginoon, upang ang bawat isa, Panginoon, Lord God, ay tunay pong makatanggap, Panginoon, ng pagpapala sa iyo. We open our hearts, Panginoon, to you, lalo sa mga mensahe mo. At patuloy namin itong aming mapagmuni-munihan sa aming mga buhay. How great you are, O God. Napakadakila mo, Panginoon. Kaya po, Lord God, punong-puno kami, Panginoon, ng kapayapaan, sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagbigay nito sa amin, Lord God. Kaya po, Panginoon, mula sa apat na sulok ng panambahan na ito, sa lugar na ito, ang bawat isa ay patuloy na magpupuri sa iyo at sasamba, at patuloy na magbubukas ng espiritual na pag-iisip, ng pagkakakita, Panginoon, at ang aming mga puso ay aming pong binubuksan para sa iyo, Panginoon. At patuloy kang pumasok sa amin, mag-take over ka, Panginoon, sa aming mga puso. And, Panginoon, patuloy po kami magpupuri at sasamba. Ito pong aming samusamang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alleluia! Purihin ang Panginoon. Bawat isa'y patuloy na magpuri sapagkat ito ang oras ng panahon ng papuri sa Kanya. Amen at pananambahan. Kaya ang bawat isa'y inaanyayahan ko na upang magtaas ng papuri sa Diyos. Handa na ba kayo? Amen. Amen. Come, now is the time to worship the Lord. Hallelujah!
sapagkat nais namin, Panginoon, itaas ka namin, O Lord God. O Lord, we want to lift your name on high, God. Ito mo, Panginoon, ang awit dito namin para sa lupa.
iyo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings, Panginoon. Salamat sa kagalakan. Salamat sa pag-i-enjoy, Panginoon, na kasama ka, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Because it is worthy of our praise. Wala nang ibang kalapat-lapat na pagsambat, papurit pa sa salamat. Tanging sa kanya lamang. Yes, Lord. Hallelujah. Hello? Ayan. Okay. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikipanalangin patungkol sa India, Bangladesh at North Korea. So alam natin, kasama doon sa ating panalangin ang Pilipinas at ang Nagcarlan. At alam natin, lahat ng lugar, lahat ng dako, kailangan ng panalangin. Dahil the times are talaga pong kaiba, yung panahon ay kaiba. May bago na namang karamdamang nauuso. Ano po, mga datihan hindi natin nakikita. Nag-erupt uli ang Ebola sa Africa, tapos biglang dumating ang monkeypox. At alam natin, marami pa pong bagay na pwedeng mangyari because this is the last days. So huwag po tayong mag-isip na mahaba pa ang panahon, pwede pa tayong magpatumpik-tumpik sa ating pananampalataya. The time is ripe to really follow Jesus. So, tayo po ay babasa sa Lucas Kabanata 57 to, o Kabanata Siyam, talatang 57 hanggang 62. At babasahin natin sa Ingles, mamaya sa pangangaral, babasahin ko po sa Tagalog. So, simulan po natin sa verse 57. As they were walking along the road, a man said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." He said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Tayo po'y manalangin. Panginoon, ang iyong salita ang naghuhubog, nagtuturo, at
nagko-convict sa amin patungkol sa aming mga buhay, patungkol sa pamantayang itinalaga mo para sa bawat isang mananampalataya, bawat isang anak mo. At kung nakikita at makikita namin sa pagpapahayag mamaya, yung kakapusan namin doon, ang katotohanan, Panginoon, kaya mong baguhin at tugunan ang kakapusan na iyon. At alam naming tuloy-tuloy mo kaming huhubugin, gaganyakin, at patuloy na dadalhin sa pinakamataas ng taas ng pakikipag-ugnay sa iyo, paglago sa iyo, maturity sa iyo. At dahil doon, Panginoon, patuloy kaming tunay pong maging kagiligiliw na tagapaglingkod mo at kabahagi ng iyong gawain dito sa lupa. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Makakapuna po kayo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat ng nanalangin at lalo tigit dun po sa mga naging katuwang sa team ng 43rd National Convention ng Christ of the Philippines. Talaga pong tuwan-tuwa kami dun sa team dahil talaga pong yung pagsisikap nila, pagpapagal nila ay gano'n na lamang. So palakpakan po natin ang Diyos sa kanilang buhay. Naging matagumpay po yung gawain at mamaya ibabahagi ko yung ilang mga bagay na nabanggit doon sa pulong na iyon, sa convention na iyon. What will cause you to follow Jesus? Ano ang dapat o pwede mong bitiwan o ano yung halaga ng ibang paglilingkod sa Panginoon? What will cost you to follow Jesus? Meron bang cost ang following, ang pag-follow sa Kanya? O wala naman? Nagkaroon tayo ng sunod-sunod na pag-aaral tungkol sa Follow Me series. Nagsimula tayo The Making of the Disciple. Kaya nakita natin ang produkto, ang dahilan bakit tayo tinawag, bakit ang Diyos ang may hangad na tayo makapaglingkod. We are to be fishers of men. Yun po yung una. Pangalawa, tinanong natin, ano yung discipleship journey ninyo? At doon, nakita natin, merong journey tayong lahat kung paano tayo kinaugnay ng Diyos. Pero sa dulo nung bahagi ng ating pangangaral, we are supposed to be people of influence that would in effect be people that will bring souls to the kingdom of God. We are supposed to be, sabihin natin, evangelists, mga talagang tagapagpahayag, misyonero, upang maabot ang mga tao. We are supposed to be people of influence. Tapos last Sunday, nakita natin yung series ng We Found. At nakita natin doon, found people, find people. So, makikita natin sa mga bagay nito, itong mga taong ito, yung mga disipulong ito na nabanggit dito sa mga pagkakataong ito, were people who knew the cost and were willing to pay the price. Magbabayad sila ng anumang halaga para magampanan nila ang tungkulin sa Panginoon. So, ating verse po, katulad ng nabanggit kanit, binasa ay Luke chapter 9, verses 57 to 62. Kung titingnan natin yung Lucas, nagsimula po sa pagsesend out ng 12 disciples. Tapos yung susunod pong chapter, pagsesend out ng 72 disciples. So, makikita natin, bakit ba nagtatawag si Jesus? Bakit siya nagko-confront ng mga tao upang sumunod sa Kanya at maglingkod? Kasi meron pong timeline sa ating Panginoon patungkol sa Kanyang stay here on earth. Tayo ba may timelines? O come what may? Ano man mangyari, okay lang. Wala tayong purposive act para magampanan yung tungkulin, yung hangarin, yung purpose natin dito sa lupa. Yan po yung titingnan natin maya-maya. So, makikita natin, tunay pong may mga candidate na ng followership o discipleship. Ito po yung katotohanan eh. Pagka po kayo nanood, nag-aral, nakinig sa maraming mga bagay, ang itinuturo ay leadership. Walang nagtuturo ng followership except a church that is in a disciple-making
process. Tinuturuan silang manguna, pero walang nagtuturo para magpasakop at sumunod, except a discipleship initiative. Alam po naman natin na ang Biblia, magkakatagni, hindi po siya out of the blues, biglang may nangyayari. Tingnan natin, ito po yung background. Bakit ganito na lang kaigting ang hamon ni Jesus para doon sa mga gustong sumama sa Kanya at yung hamon niyang sumunod ang mga tao at mga would-be disciples sa Kanya para madisipuluhan. Makikita natin sa verses 51 to 53 ng Lucas 9 ang mga salitang ito. So, sabi doon, nang malapit na ang araw upang siya'y tanggapin sa itaas, sa Tagalog, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. When the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem. Ano ba yung Jerusalem? So, binanggit ito, Luke 9. Pagkatapos dumating yung ating mga verses na pag-uusapan. Sabi niya dito, papunta sa Jerusalem, dumaan siya sa Samaria, at doon sa Samaria, sabi doon sa Tagalog, and sabi dito, humayo sila at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Subalit, hindi nila tinanggap siya pagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem. Tandaan natin, yung mga disipulo ni Jesus, Hudyo. They worship God in Jerusalem, in the temple of Jerusalem. Pero itong mga Samaritano, hindi sila tunay na Hudyo. Hudyo-Hudyuhan sila. Kasi hindi naman nila ginagawa yung tungkulin bilang Hudyo. Pero ang nakatutuwa, doon sa pagkakataong iyon, pinakita ni Jesus na talaga pong he will be rejected. Tandaan natin, while he was talking to the multitudes, he was discipling only to the 12. Not even the 72. He was just discipling for the 12. Hindi doon sa marami. Kasi discerned ni Jesus kung sino yung pwede talagang maging disipulo niya. Alam niya yung may potential na maging disipulo niya. Kilala niya sila, hindi dahil siya'y Diyos nung naririto, at Diyos yan nung naririto, pero hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos para malaman ang mga bagay. He was constantly fellowshipping with the Father. And when you fellowship with the Father, my brothers and sisters, you will know the will of God and you will know your next steps. Malalaman niyo yung inyong next steps. Hindi kayo magtataka, hindi kayo magugulo, hindi kayo magugulumihanan kasi maliwanag sa inyo ano yung dahilan bakit kayo na dito. Maliwanag din yung mensahe ng Panginoon upang kayo ay sumunod. So, tingnan natin ang katotohanan ito. So, makikita natin, he was going to Jerusalem for what? Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit siya pupunta sa Jerusalem? Because he and the Father knew what is the reason why he was there. He is to be the Redeemer of mankind, and Jerusalem is the place where he will be arrested, he will be suffering, he will be crucified, and he will die. He knew. Hindi siya umatras sa tungkulin. Hindi siya nagdalawang isip pumunta uli sa Jerusalem. Ang sabi nga ng marami, tandaan ninyo, hindi nga pumunta si Jesus agad doon nung namatay o kaya nung may sakit si Lazaro. Kasi nagsimula na yung banta sa kanya upang siya ay kitlan ng buhay at gawa ng masama ng mga pariseo at ng mga skriba. Pero nauna pa yun, ito yung sumunod na bahagi. Anong dahilan? Makikita po yan sa chapter 18, verses 31 to 33. Ito po yung salita ng Diyos sa Tagalog. Tingnan ninyo, umaahon tayo tungo sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao ay matutupad. Ano yung mga sinulat? Sapagkat siya'y ibibigay sa mga hentil at siya'y lilibakin, hahamakin
at luluraan, kanilang hahagupitin siya at papatayin. At sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Hindi po naiintindihan ng mga disipulo ito. Several times nabanggit na ito before Luke 18. Pangatlong beses na nga ito eh. Ikatlong pagsasalita ng walang kwentong malayo sa katotohanan. It was a direct message by Jesus. It was not a parable. It was not a veiled statement. It's a direct statement. Pero yun ang problema. Deceived people or people who are yet into a connection with God will not understand God's plan. Kaya gagawa sila ng mali. Hindi sila susunod. Magpapatumpik-tumpik sila. Yun po yung dahilan kung bakit kailangan ipakita ni Jesus ang mga bagay na ito. Kasi ano po ang sabi? Will you follow Jesus, your master, your teacher, your mentor, into the galley, doon sa preso, doon sa kamatayan? Wala nang sumunod sa kanyang mga disipulo, except for John. Lahat nga sila nawala nung siya'y inaresto na. But would you follow him? Not only up to that cross, but as you carry your cross to be crucified when you come to Jerusalem. Yun po yung hangad at hango. O hangad at hango sa nakita nating pagpapahayag. What will cause you to follow Jesus? Isa pong madalas na nabanggit pong mangangaral doon sa 43rd Convention ay si Dietrich Bonhoeffer. Si Dietrich Bonhoeffer po isang discipler. Sold na sold siya sa disciple making. He is a minister of the Lord. And he ministered to the underground discipleship initiative at the time of the violence created by Hitler. Pinapatay ni Hitler ang mga Hudyo. Pinapatay ang mga taong ayaw sumunod sa kanya. Pinapatay ang mga taong gusto niyang mawala sa mundo. Pero si Dietrich Bonhoeffer, nagtuloy siya sa discipleship kahit may cause of death, may cause of arrest. At siya mismo, may cause of being incarcerated doon sa mga gulag na ginawa ng mga Germans. Sabi niya rito, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Alam niyo po, ang Christ of the Philippines is 53 years old na. Nagsimula siya as a missionary church. Nagsimula siyang kumilos, nagtayo ng mga churches. Ngunit ngayon lang siya tunay pong tumatahak sa mas maliwanag na lakad ng discipleship. Ang church na ito is more than 30 years old. Pero doon sa habang iyon, 6 years pa lang tayong dahan-dahan nagjo-journey sa genuine discipleship. Yung una, sabi ko nga sa kanila, simbahanan. Hindi nating kasalanan. Hindi din kasalanan ng mga pastor nating nauna. Yun lang kasi yung alam nila. Pero nung makita natin yung Matthew 28 at inunawa natin, ang alam lang namin nun, go ang focus. Bakit ganun? Binabasa namin ang paulit-ulit yun, isineshare namin. Ang focus lang na nasa isip namin, may isip naman kami. Nag-aral naman kami. O yung ibang hindi nag-aral, basahin mo sa Tagalog. Maintindihan mo, simple lang eh. Pero bakit ng panahon na yun, hindi namin naintindihan ang focus ay discipleship? Dahil kung walang discipleship, mag-go man tayo ng mag-go, mawawala at mawawala yung naabot natin. Hindi sila magiging matatag, matapat na disipulo ng Diyos. Dahil hindi natin ginawa yung tungkulin nating gampanan ng discipleship. So, sinasabi rito, discipleship is real the reason why we are here. Discipleship is the reason why
Jesus came. Jesus, when he was here, was the disciple of the Father. And Jesus, when he was here, was discipling the apostles, initially disciples. And we came to know God because some people faithfully received the calling to share to us the word and to, yun ang tanong, mentor us, hindi po masyado, pero mabuti ang Diyos. Kahit hindi tayo na mentor katulad ng ating nakikitang mentorship ngayon, nanatili tayo. Alam nyo ba't kayo nanatili? Hindi dahil sa galing nyo. Hindi dahil sa alam nyo. You were saved and you really love God. Tandaan nyo ito, you really love God. And that love gave Jesus and our Father the intention to really grow you and hold on to you hanggang patuloy tayong makakilala. Kaya huwag niyong sayangin yung pong kaalaman niyo patungkol sa discipleship. What will cause you to follow Jesus? Jesus calls us to follow Him. Saan? In salvation. John 10:27 to 28. Sabi niya po noon, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me and I give eternal life to them. And they will never perish, and no one will snatch them out of my hand." So, salvation is free. God initiated our salvation. He caused us to really understand the choice that we have to make. And because of that, because of this dealing with us, we were able to submit ourselves 100% to Him, and we said to Him, "We will follow you." At yung pagsunod na yun, ano yun? We are to follow, Jesus calls us to follow Him in service. Hindi lamang po doon sa eternal life. Okay yun. Pero those who receive eternal life ay merong tungkulin. Ano yun? Matthew 4:19, ano ang sabi ron? "Follow me and I will make you fishers of men." Mangingisda tayo ng tao. That's the service that God would like us to do. A disciple is a believer, katulad ng banggit ni Pastor RJ, kung hindi ka nagdi-disciple, hindi ka tunay na believer. Hindi ka tunay na disciple. Hindi ka tunay na disciple kung hindi ka nagde-disciple. Ang sabi rito, yun yung produkto kung bakit tayo kinaugnay. Yun yung dahilan bakit ka kinaugnay ng Diyos. Yun yung dahilan bakit ka sumunod sa Kanya at nag-surrender ng buhay sa Kanya. Dahil doon, you are to influence others in a discipleship journey. And you have to find people because you are a found person. Nakita ka. So, sabi doon, hindi lang po yung discipleship. A disciple is not only to do discipleship, he is to sacrifice. Kung kayo'y nag-i-enjoy sa inyong ginagawa, people person kayo, magaling kayo mapag-ugnay sa tao, talagang mahilig kayong manalangin at mag-fast, sanay na kayo dyan, kahit napakahaba ng fast, isipin ninyo, is there still sacrifice in what I am doing? O benepisyo na lang yung nakikita ko sa aking katawan, sa aking kaugnayan sa iba? Because sabi po rin sa Luke 9:23, the call of us is to follow Him. At ang sabi nun, if anyone wishes to come after me, if anyone wishes to follow me, kung susunod ka sa akin, he must deny himself, kalimutan niya ang kanyang sarili, take up his cross daily, and follow me. At alam naman natin, pagka nag-take tayo ng cross, ang ating huntungan ay crucifixion. Hindi lang denying ourselves, but dying in the cross. What will cause you to follow Jesus?
Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, ay yung una kasing Bible, o yung quotation ni Dietrich Bonhoeffer ay ipinahayag ni Pastor Clint Taylor, isa pong manggagawa ng Diyos sa Amerika na nagbigay ng greetings. Binanggit pa rin niya ito at hinanap ko, binalidate ko, totoo bang sinabi ito ni Dietrich Bonhoeffer? Ang sabi niya ron, salvation is free, but discipleship will cost you your life. If you are not yet offering your life to do the will of God, then you are not really a genuine disciple. Pero sabihin nyo, nandun po lang naman ako sa proseso, pero hanggang kailan? Ang sabi ng Diyos ngayon, now, follow me. Ang sinabi ng Diyos nung 2,000 years ago, dun sa tatlong nag-alay o yung candidate for discipleship, now, change your mind, do my will. Yun din ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid. Huwag bukas. Huwag sa isang araw. Now, change your mind and do the will of God. Sabi ni E.B. Kulinich, isa pong main speaker, tatlo yung main speaker din po sa convention, si A.B. Kulinich, si Pastor Randy Maniquez, at saka si Pastor Miguel Pabilonia. Itong sinabi niya, pinag-aralan niya yung ating roadmap, at ang sabi niya, meron siyang nakita roon na mga salita na pinagsama niya. Sabi niya rito, the goal of a disciple is not just to follow Jesus or even make other disciples. The ultimate goal of a disciple is to become like Jesus. Yes, you pray. Yes, you fast. But you do the will of God. When you receive what God has told you do it. Hindi ka magpatumpik-tumpik at magbaka sakaling mangyari yung kalooban ng Diyos kahit hindi ka gumawa. Oo, mangyayari yun. Pero kahiwalay ka dun sa plano ng Diyos. Gusto mo ba yun? Sinasabi na paano tayo makakiging kasama. Pero nire-resist pa natin din yung dapat na maging bahagi natin. Ang turo sa atin, we are to know Him. We are to become like Him. We have to do what He did and to make Him known. We are to become like Him and do what He did nung narito sa lupa. Faithfully obeying the Father. Faithfully doing the will of God. And He did it and He made Him known. This is the reason for that. Because Jesus loved the Father at yung mga disciples at apostles loved Jesus. They lived like Jesus. And because of that, they became like Jesus. You need to really have the overflow of love of the Father and love of Jesus to be able to live like Jesus and to become like Jesus. We are called to live like Jesus. Yan na po yung ating mission on earth. Yan po yung ating dahilan ba tayo nakakilala. Yan yung dahilan bakit may Great Commission. Bakit kailangan tayong ma-disciple ni Jesus araw-araw at tayo'y mag-disciple ng iba araw-araw. To be deeply, intimately connected with Jesus moment by moment and moment by moment do His will. Yan po yung sabi. May tatlong bagay tayong pag-uusapan ngayon. Convenience, verses 57, 58. Ito yung what you will lose, what it will have to cost you. Coffers, kayamanan, 59 to 60. Connection o kaugnayan, 61 to 62. Tandaan natin, ito pong mensahe ng Panginoon ay para doon sa mga tao patungkol sa kanilang current condition. Ano po? Yung kanilang kalalagayan at the time Jesus was talking to them. Tandaan niyo si Nathaniel? Alam ni Jesus kung saan siya naroon at ano yung ginagawa niya. At dahil doon, kinaugnay siya where he was a few minutes ago.
At na-realize niya, eto nga ang Messiah. Alam, sa John 2, makikita natin, Jesus knew their heart. Alam niya at kakilala niya ang tao. Alam niya ang puso ng tao. Tandaan natin, itong mensaheng ito, tatlong tao, tatlong mensahe, specifically dahil meron silang ibang nasa puso kaysa si Jesus. Hindi pare-pareho ang pakikipag-ugnay. Kaya po mahalaga yung pong discipleship eh. Yung pagka-open ka sa bawat isa, yung hindi mo nakikita sa sarili mo, nakikita ng discipler mo. At nasasabi niya sa iyo, guided by the Spirit of God, guided by the love of God. So, makikita natin ang mga salitang ito. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo, saan ka man pumunta? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghaligan man lamang ng kanyang ulo. Tandaan natin, nagsimula yung public ministry ni Jesus, bumitiw na siya sa kanilang tahanan sa Nazareth. Nandun na siya sa Galilea. Yun ang kanilang headquarters. At dun yung patuloy nilang pamamaraan ng pakikipag-ugnay sa tao. Kaya wala siyang talagang silid. Wala yung paboritong kumot niya. May paboritong kumot. Naalala ko, may dalawa kami una na dala ka sa convention. Kasi sabi ni Ate Maloy, nako, ilalaban naman na itong unan na ito. Dali na natin kasi paborito niya yung unan. Tapos dala din niya yung paborita niyang kumot. Dito sa pagkakataong ito, wala kahit saan siya dalhin ng pagkakatulog, doon siya natutulog. Yun po yun. Ano po? So, sabi niya, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay, he said. There is no home. No regular home. He was a traveling missionary. He'd never carried... sino po bang nagta-travel dito? Ang dala niyo ba'y baul? Dahil ang dami-dami niyang wardrobe, si Jesus walang bit-bit. Ako, paano kaya yun? Nilalaban pa kaya yung kanyang damit? So, pero hindi po yun ang issue. Baka mamaya mag-research kayo para gumawa kayo ng doktrina. Bawal magbihis. Delikado yun. Bawal mahiga. Bawal mag-unan. Naku, doktrinang delikado yun. Ano po? So, nakikita natin. Dito, kausap niya ang isang tao. Nag-volunteer. Imagine natin, sabihin natin, that was a right motive. Tama yung motibo niya. It was a commendable desire. Sabi niya, I will follow you wherever you go. I-assume natin ganun. Pero ano ang sabi ni Jesus? Op, op, op. Wag muna. I-consider mo ito. Count the cost. Sabi niya, wala kang magiging comfort. Wala kang magiging convenience when you follow me. Ibig sabihin ba noon, wala na talaga tayong masarap na hihiligang bahay o kaya tutulugang bahay? Ulitin ko, it was specific for that person because his idol was probably not Jesus at this time. Posibleng meron pa siyang ibang idolo, pero gustong-gusto niya nang sumunod. Gustong-gusto niyang sumama. Pero ikinosyon siya ni Jesus para maunawaan niya, hindi ganoon ang buhay mananampalataya. Kasi ano yung nakikita niya? Ba? Pero mo yun? Ilang isda, ilang tinapay, libo-libo na pakain. Big time! The great provider! Biro mo yung may sakit, may mga karamdaman, gumaling, big time! Susunod ako doon, big time din ako! Multitudes were following him. Hindi niya kailangan ng multitudes, kailangan niyang turuan ang 12. Hirap na siya magturo kasi hinahabol siya. Anong dahilan ba hinahabol siya? Kasi nga, yung napakain ng isda, masarap yung isda eh. Favorite nila yung isdang yun eh. Masarap yung tinampay, minasa yun sa
bakery nila, Kuya Bert at saka Ate Bella, big time yung tinapay na yun. Ba't nila nakuha yung ingredient noon? Kaya ang mga tao, dagsa. They were looking for comfort. They were looking for convenience. Kaya pinaalalahanan siya. So, sabihin natin, maganda ang motibo. Pwedeng ganon. Pero pwedeng ang motibo niya, ulitin ko, hindi natin ginajudge siya, pwedeng ang motibo niya, gusto din niyang magkaroon ng katulad ng benepisyo na nakita niya. Gusto din niyang maging kasama. Alam niyo po, kalimitan, ganun eh. Gusto niyo yung makasama yung winner, hindi loser. Pero alam niyo po ang mga Pilipino, ang pananaw parati niya, sinasamahan niya yung underdog. Lalo na yung underdog ay mapagkumbaba. Kaya si Pastor marami sumasama sa kanya eh, dahil sabi ko, mapagkumbaba ako. Hindi na mapagkumbaba yun. Mayabang na yun. So, kung titingnan natin, dito sa pagkakataon ito, they were looking for convenience. So, sa pagkakataon ito, pinaalala sa kanya ni Jesus, pwedeng sa iyong pagsunod, mawala ang tahanan, mawala ang trabaho, mawala ang pamilya, mawala ang possession. Pwedeng mawala. Will you be willing to move forward? Will you be willing to follow? Mapag-usapan natin mamaya, hindi po natin alam ano nangyari dito sa mamang ito. Kasi tayo yung mga mamang ito. Tayo yun. Tayo yung tinatanong niya ngayon. Wherever you go, oh really? Sabi ngayon ng mga kabataan, Pero dapat totoo, wherever he goes, we will follow. Ano po, hindi doon sa comfort ng ating tahanan. Hindi sa comfort ng ating prayer room. Hindi doon sa comfort ng ating lugar na pinagtatrabahuhan. Hindi lang doon sa comfort ng ating lugar na ginigiliwang lakaran at pasyalan. Naalala ko noong unang panahon, nasa discipleship daw tayo. Tayong lahat na may ganun eh. So pagka may call for kainan, aba, sama-sama tayo. Pero pagka evangelism na, nawawala na ang tao. Pagka gig o lakad, andyan. Pero pagka pag-uusapan ng mga problema, pag-uusapan na yung mga ugaling dapat itigil, aba, ayaw na, humiwalay na. Pagka mahirap na ang takbuhin, pagka wala na ang comfort at convenience, nawawala na. Dapat iba na ngayon, mga kapatid. Dapat kahit anong problema sa comfort and convenience, we are willing to go because of the joy of our salvation. Yun na yung atin eh. Yun na yung pumupuhon natin eh. Wala na tayong dapat hanapin pa. Hindi lamang po convenience ang pwedeng mawala o dapat mawala sagun sa ugali mo. Alam niyo po, ang sabi ko sa marami, alam niyo po, may mga taong ayaw bigyan ng paglago o kaya pag-angat ng buhay dahil pagka sila'y nabigyan ng paglago at pag-angat ng buhay na mawawala sila sa pananampalataya sa Diyos. Pagka lumuluhod, nagpapas para magkaroon ng trabaho, talagang committed, andyan miyat miya sa bahay sambahan, sa silid sambahan, pagka nagkatrabaho na, Pastor, busy kami. Pastor, abalang-abala kami. Nag-a-attend ka ba ng service dyan sa lugar kung nandiyan ka? Busy po, walang panahon eh. Kamusta naman? Siguro nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. May break time kayo, di ba? Hindi po, kahit break time, trabaho po eh. Pero nung siya'y nangako sa Panginoon para magkatrabaho, para magkaroon ng anak, para magkaroon ng iba't ibang gampanin, business at iba pa, inialay niya lahat. Pero nung naroon na, wala na yung alay. Dahilan na ngayon yung anak. Dali niyo po yung mga anak dito kahit maingay.
Dalhin nyo. Kaya lang ang problema, Pastor, eh, bibit-bitin ko yung mga gamit ng anak ko, yung stroller, yung gantas, yung tubig, yung diaper. Mabigat, Pastor! Hindi ba hiningi mo yan? Hindi ang kabigatan. Kagalakan niyan. At mas kagalakan mong makita na yung anak mo, bata pa lamang, nasa si panapapunan pang alam, nakikita nang nag-worship ka. Ipinanganak siya, nakita niya ang kaliwanagan, nakita niya nag-worship ka. Yun yung gagayahin niya because you're the first discipler of your sons and daughters. Eh, pero kung may dahilan kayo, tapos magugulo kayo, magugulantang kayo pagka nawala na sa pananampalataya yung mga anak niyo. Magugulantang kayo kung may bisyo at ugali na silang kaiba kaysa sa iba. At pagkatapos luluhod uli kayo at sasabihin niyo, Panginoon, baguhin mo siya. Ang sabihin niyo ngayon, Panginoon, baguhin mo ako. Maging masunurin at tunay na tapat ako sa iyo. Coffers. Tingnan natin ito. Sabi sa Tagalog, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa inyo, humayo ka at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po, hindi kayo kailangan maging pastor at tumayo sa pulpito, ipahayag para pahayag ang salita ng Diyos. Pwede kayo magpahayag sa inyong tahanan. Pwede kayo magpahayag sa inyong opisina. Pwede kayong magpahayag sa daan. Pwede kayong magpahayag sa bus. Pwede kayong magpahayag sa lahat ng lugar. Ano yung sinasabi niyang ilibing ko muna ang aking ama? Ibig sabihin ba nun? Huwag mo nang i-honor and i-respect yung inyong mga magulang. Nung panahong iyon, at miski panahon ngayon, anyone who dies as a Jew is buried 24 hours after death. So, ibig sabihin nito, hindi papatay yung tatay niya. Kasi kung patay, inilibing niya na dapat yun. At nung nandun na siya kasama si Jesus, wala na siyang dahilan para maglibing pa. Alam niyo po, sa pagsasaliksik, ang sabi ng mga manalaliksik, ang ibig sabihin nito, hayaan mo muna akong makasama ang tatay ko kasi yung tatay ko, papamanahan ako. Bakit coffers ang sinabi dito? Una muna, sinabi natin, convenience. You let go your convenience. You let go of your coffers. Ano ito? Sisidlang box ng kayamanan. Mahalaga ba yung kayamanan mo kesa yung pagsunod mo kay Kristo? Eh hindi ba yung kamayamanan yan galing kay Kristo? Kayang-kaya niyang tanggalin yun? Kung gusto mo siyang paglaruan at kwentuhang tapat ka sa kanya at mahal mo siya pero hindi ka magta-tights? Hindi ka magbibigay sa gawain? At ang pananaw mo sa akin ito? At ang pananaw ko, paano na yung bukas? He was worried about financial security. When God our Father is the source of everything, even financial security. Yun yung kitang-kita namin ni Ate Maloy. Wala kaming ipon simula't simula. Lahat gawain, lalo na nung nakakilala kami kay Kristo. More than tithing, more than the ordinary love offering. Hindi ito pag-brag. Para lang sabihin sa inyo, sa huling panahon ng aking paglilingkod, biglang nagkaroon ng retirement program. At yung dahilan bakit comfortable kami namumuhay ngayon, hindi ko inaasahan. I was willing to separate myself early sa aking trabaho even without this special program. Nakita ng Diyos yun. Kaya nung umalis ako, o bago ako umalis, galing ako sa mission sa US. Pagbalik ko, meron sa table ko for my signature proposal para sa special separation program. Ching! Hindi ko inaasahan.
Pero nag-usap na ang management at kailangan ng pirma ko bilang HR head upang i-propose ito sa board of directors. And it was approved. And I got out of service. Merong masarap na daladalang resource that can tide us over hanggang kami ay mamatay. That allow us, will allow us to give. That will allow us to share. That will allow us to have much more. Ito napakatakay. Nakakatuway. Habang nagbibigay ka, hindi mo ma-outgive ang Diyos. Pero habang naghihila ka, mawawala lahat ng sources at avenue for blessing. Dahil hinihila mo at hinihigit. That's covetousness. That's covetousness. So, talaga pong makikita natin, itong taong ito was willing to go, pero ang kanyang pananaw, he was not willing at that time. Dahil, wag muna, he set a condition. Susunod ako, but first, sino ang first? Siya. Not his father. Kwento niya lang yun. Baka nga hindi matapat na anak ito eh. But his first is himself, not others. Sinong una sa inyo? Siyempre si Kristo. Pero kung si Kristo una na sa inyo, hindi na kayo. Kundi ang iba pa. So makikita natin, the call is for us to follow and not to have ourselves as first, but to have ourselves as His subject, isang alipin ng Diyos upang maganap ang kanyang kalooban. Pangatlo, connection. Pwedeng hingin sa inyo, sagun sa inyong gusto, yung kinahuhumalingan ninyo, tanggalin sa inyo ang inyong tahanan. Tanggalin sa inyo mga bagay na nagbibigay convenience sa inyo, nagbibigay comfort sa inyo. Pwedeng tanggalin ng Diyos yun kung yun yung inyong idol. Para matuto kayo. Para matuto ako. Pwedeng tanggalin niya ang kayamanan. O pamilya, ito na yung susunod. Dahil kung yun yung una ninyo at pinahalagahan niyo, then you have a problem. Mas kailangan ng Diyos na kayo ay putol-putol. Tinanggal niyo yung kanyang braso, yung kanyang kumain, yung inyong bibig, yung mata. Kasi nagkasakasala yun. Mas magusto ng Diyos makarating kayo sa langit na wala kayong mga bahagi ng katawan kaysa yung mga bagay na ito, yung comfort, yun na naghihigit sa inyo. Biro mo, inaakit na kayo ng Diyos dahil dumating na siya, pero nakaangkla yung inyong binti sa convenience and comfort. Nakaangkla yung inyong kaliwang paa doon sa inyong mga pinagsikapan, yung inyong ari-arian, yung inyong inipon. Makakaakyat ba kayo? Hindi. Kasi yung puso ninyo, ang idolo, hindi siya. Siya ay hindi ang source ng inyong joy. Yung mga bagay na nabanggit, ang source ng inyong joy. Pero itong sasabihin ko sa inyo, kung suwail kang bata, nakakilala ka, huwag ka munang maglagay sa simbahan. Maglagay ka sa tahanan. Kung ikaw ay asawang lalaki at talagang problema ka ng iyong asawang babae, huwag ka munang maglagi sa simbahan. Maglagi ka sa iyong asawang babae para makakilala rin siya. Kung ikaw ay kapatid at enjoy na enjoy ka na dati tulig sa inyong iyong mga kapatid at isahan mo sila, nakawan mo sila ng para sa kanila, pagka nakakilala ka, huwag kang magstay ng patuloy dito sa simbahan. Makipag-ugnay kayo sa iyong kapatid. Humingi ka ng tawad. Kaysa magdala ka ng alay dito, hindi katanggap-tanggap yung alay na yun dahil may mga inargabyado at hindi mo pa naihayos yung iyong kaugnayan sa kanila. Don't ever place your love offerings or gifts if you have something that you have not settled at home or with your neighbors or with your friends. Kasi yung perang yun,
ikabubulok ng simbahang ito, hindi po ikagagalak ng simbahang ito. I don't need your giving. God needs your heart and full obedience sa Kanya. Iayos natin yung lahat. Kasi kung maayos yung pong ating kaugnayan nung tayo nakakilala, sila pa mismong sasabi, sige, kikilalanin namin yung Diyos mo. Sige, sasama kami sa iyo kung maayos yung kaugnayan niya sa kanila. Pero kung hindi ganon, magbigay tayo ng panahon para maabot sila. Huwag muna kayong lumayo ng lumayo. Abutin niyo muna yung nasa loob ng tahanan. May mga disclosure na kailangang mangyari sa tahanan. May mga dapat maunawaan ng bawat isa sa tahanan. Mabigat ang mga susunod na panahon. Mahirap na galing pa sa labas ang maraming problemang dumating. Isettle na natin ang mga problema sa loob ng tahanan. Ngayon na. Ngayon na. Dahil pagka hindi nyo ginawa, makikita nyo, magsisisi kayo. Iayos nyo na. Iayos nyo na. Magpakumbaba na tayo sa bawat isa. Kasi ito na po yung hangad ng Diyos. Yung connection. Isang pwedeng bitiwan kung tama ang relasyon. Pero kung hindi matama ang relasyon, yun yung unang dapat na iayos. Hindi yung paglilingkod sa Diyos. Dahil yung unang yung paglilingkod sa Diyos, paglilingkod nyo sa inyong pamilya. Worse daw sa Gentile, yung tao, yung ama na hindi nag-provide, na hindi gumalang sa kanyang mga mahal sa buhay. Sabi ng salita ng Diyos, at sinabi naman sa isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ng Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Meron siyang dapat na isettle eh. Or talagang yung idol niya ay yung kanyang pamilya, yung kanyang anak, yung kanyang mga magulang, yung kanyang iba. Ang alam niya, sila yung source ng kanyang ikalulugod. Hindi ang Diyos ang source ng inyong ikalulugod. Kung lugod kayo sa Diyos, magiging kalugod-lugod din kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid. Kung hindi pa kayo nagiging kalugod-lugod sa kanila, sakripisyo pa para maging kalugod-lugod kayo. Gusto ng Diyos makita yung kababaan ng puso ninyo para ma-settle niyo at ma-reconcile kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Sabi ni na salita ng Diyos, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit to service. Hindi pwedeng lilingon-lingon. Sino pong marunong magmaneho? Pumaling yung mata mo sa kaliwa, sa kanan, bukas makaluwa, mababangga ka sa harapan mo. Pero sabi dito, katulad din nung pangalawa, first, let me. First, me. First, me. First, me. Yun yung dahilan bakit hindi kayo makausad. Hindi tayo makausad. Because it's first me, not him. Eh, importante yung devotion sa Kanya eh. Yung malalim at mahigpit na kaugnayan sa Kanya. Sabi noon, yung sinasabi niya, gagawin mo eh. Pero may devotion ka sa Kanya. Sinasabi mo, may daily devotion ka. Pero lahat ng sinasabi niya, hindi mo ginagawa. Devotion ba yun? Hindi po yun. You enjoy His words, but never fulfilling His bidding. May freedom tayo na makipag-ugnay sa lahat ng tao. Pero ang mahalaga, iayos nyo na yung inyong kaugnayan sa inyong tahanan. Kasi bukas makaluwa, lalabas na kayo. Bukas makaluwa, hindi nyo na sila maasikaso. Bukas makaluwa, ang open pong mga visa ay sa Afghanistan. Yung pong mga open visa ngayon, yung mga lugar na mabibigat po ang sitwasyon ng buhay, walang mga visa. Pwede tayong pumunta doon.
para maglingkod. Bibitiwan nyo na yung inyong pamilya. Pero paano kung hindi kayo nagkaroon ng pagkuhubog ng relasyon? Hindi kayo nag-deposit ng, dun sa bank account ng bawat isa? Di imagine nyo malayo kayo tapos sa halip na nanalangin sila, pagpalain sila, at sabihin na, yan namang si Voltaire. Walang ginagastos para sa atin. Ang ginagastos sa inyong misyon. Yan namang si Voltaire. Bakit ganyan? May panahon siya sa iba. Wala siyang panahon sa amin. Pwedeng mangyari yon kung hindi ka nagbigay ng panahon. Tapusin nyo na yung dapat gawin sa tahanan. Kampanan nyo ng todo-todo para mabuo na ang tahanan. At mula doon sa pagsasayos ng inyong tahanan, yan, then, andali na. Sila pa yung magiging supporter mo. Sila pa yung magsusulisit para sa fans mo. Sila pa yung gagawa ng lahat para udyukan ka. Sila pa yung magdadala sa iyo sa airport. Sila pa yung magpapabaon sa iyo ng lahat. Dahil mahal mo sila. Dahil una mo silang kinaugnay. Una mo silang pinakilala kay Kristo. Kaysa iba. Nagsikap ka. Ginugol mo ang lahat para sa kanila. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, the first Christ suffering which every man must experience is the call to abandon the attachments of this world. Saan kaya attach? Comfort? Convenience? Pananalapi? Mahal sa buhay? Yung attachment mong yan, o yung iba kasi ganito eh, suwail sa magulang, suwail sa mga kapatid, tapos dito naglalagi. Hindi ka magiging tunay na disciple dito, kapatid, kung hindi mo sinesettle muna yung issue mo sa tahanan. Gustong-gusto niyong mapahiwalay, gustong-gusto niyong magmisyon, kasi ayaw niya sa tahanan, naiimbiyer na sa kanyang asawa at mga anak. Anong motivasyon mo? To follow. Right motive or fake motive? Pero sabi niya, the call of Christ sets up a barrier between man and his natural life. To conclude, Jesus was not teaching what not, was not just teaching, but also he was testing the tree. Hindi natin alam kung sila ay nagtuloy. Wala pong binanggit si Lucas, pero katulad ng nabanggit ko sa inyo, ito kalimitan ng tatlong problema natin eh. Kung bakit hindi tayo makasulong. Convenience or comfort? Security or finances? Sabi ng iba, tatapusin ko muna mag-aral yung aking mga anak bago ako maglingkod. Hindi ba pwede ka naman maglingkod na ngayon? At habang nandun ka, nag-iintay ka sa iyong anak para matapos siya sa klase, hindi ba pwedeng nag-share ka na ng word? Hindi pa kailangan ko muna mag-resign. Hindi! Nandun ka sa opisina. Meron kang automatic, exclusive cell. That office is the place where you have been given the mandate by Jesus to be the pastor of that office. Pastor ka ng opisinang iyon. Hindi ka kailangan mag-resign. Kailangan kang sumunod. Saan ka man naroon? Magtatapos muna ako. Magtatrabaho muna ako. Magtatapusin ko muna yung mga anak ko. Hindi. Wala pong part-time Christian. Nung nakilala mo siya, full-time ka na. Hindi ibig sabihin, bibitiwan mo na yung datihan mong tungkulin. Doon sa tungkulin mo, magme-minister ka. Ang bigat ano po, eh kasi kung doon ka basagulero, doon ka mangiinom, doon ka mapang-away, eh doon ka magmi-minister, kilala ka nila. Mabigat yung turo ng Panginoon eh. Kasi una yung Jerusalem mo. Una yung malapit sa iyo. Kung saan ka kilala at makikita na yung pagbabago ng iyong buhay. So tuloy na po natin. He was teaching that Calvary Road through Jerusalem will be a very difficult road and will require personal sacrifices of home, finances, family, and even one's life. Lalakad po kami ni Ate Maloy ng June 10 hanggang July 5. Di namin alam kung anong sasabaki namin doon sa trip na hindi natuloy noong 2020. But all the time, our heart desire is to share the Word of God to people.
and to look for areas where we can eventually plant a new church. Lord, then Euro po yung pupuntahan po namin. Sama niyo po sa panalangin. Kasi meron ng kumakalat uli na iba pang karamdaman, iligtas kami sa anumang karamdaman. O kung kakalooban ng Diyos na kukunin na kami, yung mga natitira rito, huwag nang magpa-baby. Gumanap na. Pero pastor, pagka dumating kayo, hindi rin, dapat gano'n na, now is the time to have a change of heart. Huwag niyo namang sabihin, pag alis ni pastor, pag wala na siya, okay na, dediretso na ako. Condition niyo yun sa Diyos eh. Kinondisyonan mo rin si Jesus patungkol dun sa, pero mawalang condition yung pagbibigay niya ng kaligtasan sa iyo. Wala pa nga siyang kaugnayan sa iyo, binigay niya na yung buhay niya. Jesus is continuously testing us for us to see if He Himself is the greatest treasure of our lives. Tandaan niyo po sa Matthew 14, kung hindi ako nagkakamali, nakahawakan siya ng kayamanan, pero hindi niya lupa yung nahukayan niya. Ibinilik niya, tinakpan niya uli yung nahukay niyang treasure, tapos nag-ipon siya, inipon niya, at binili niya yung lupa. Meron pa ba tayong ibang kagigiliwan kung di ang ating Panginoon? Wala na. At ang katunayan, gusto niyang makita doon sa mga kinakaugnay niya, ando na ba yung kanilang great joy of their salvation? Their great joy of serving Jesus. Their great joy of following Him. The great joy of living like Him. The great joy of making Him known. The great joy of doing what His will is and what He modeled. Kasi gusto niya maipakita sa atin, ganun na yung level ng ating faith. Alam niya yung level ng faith natin, kung bakit tayo niya tinetest, para malaman natin hanggang saan na tayo naroon. Yung tatlo niyang tinanong at hinamon, gusto niyang maliwanagan sa kanila, nasaan na ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Conclusion, there is a high cost of following Jesus. Hindi po madali ang pagsunod kay Jesus. Hindi glamorous, hindi fame, hindi money, hindi anumang bagay. Yung pagsunod kay Jesus ay tunay pong kalugod-lugod na paglilingkod sa Kanya. Mabanggit ko lang, alam niyo po itong eleksyon, nagpakita nung ating kakulangan sa discipleship. Sabi ng isang kampo, sinisiraan yung kanilang kandidato. Ito namang kabilang kampo, mura ng mura, lahat ng mura. Nandun, nakita ko yung post na kasi umalis si BP Lenny, ang sabi ng isang troll o kaya isang taong ang kanyang adhikain ay para dun sa kabila, bumagsak nawa yung kanyang eroplano. At yung away ng mga grupo, makikita natin, ang layo-layo natin bilang matawag na Christian nation. Imaginein mo, 50 million halos yung mga botante. 110 million tayo. Ang mananampalataya sa bell curve, only 10% ang tunay na evangelical Christian. Of the 110 million, only 10%. Ibig sabihin nun, ilan yon? 11 million. Pero yung nasa tunay na kaugnayan sa Diyos, 10% lang nun. 1.1 million. Paano maabot ng mundo? Kailangan natin mag-replicate. Time is limited, but there is a need to multiply Jesus in others' lives. So yun po yung mahalaga. Sabi po dito, so, pero ito pong maganda. May mga lumapit po sa akin. Nag-dialogue kami, nag-usap kami tungkol sa kanyang kandidato at yung aking kandidato. Hindi ko siya pinilit para piliin yung kandidato ko. Pero ito po yung discipleship. There's a dialogue. There's a conversation. And everyone is free to make his choice. Pero itong challenge ko, meron bang ganun sa mga tao rito na nakipag-ugnay sa kanilang mga mentor para pag-usapan ang napakahalaging halagang desisyon kung sino yung iboboto. Ulitin ko, hindi para
idikta sa inyo kung sino yung iboboto. Pero pareho kayong maliwanagan. Maliwanagan ako, maliwanagan siya. Yun yung discipleship. Lahat ng bahagi ng choices and decision, you talk about it and you make a decision in faith for Jesus. There is Jerusalem, the destiny of our suffering and denying the self. But there with us is the sweetness and joy of being with Jesus. Challenge. Jesus, may is dapat yan? Jesus is calling us to follow and live like Him. We are called to model our lives after His. Sometimes there is a huge cost. Sometimes the cost isn't as big. But there is always a cost. Kasi mayroon tayong bibitiwang natural nating mga idolo. Will you follow unconditionally or is there something else you feel you need to do first? Jesus told His disciples, if anyone would come after Me, let him deny himself and take up his cross and follow Me. Manatili pa kayo sa Zoom o kaya dito sa City Sambahan and we'll discuss the questions to ponder. Tayo po'y tumayo at tayo'y manalangin. Jesus is calling you to know Him. To be like Him. To live like Him. To do the things that He did. The model of discipleship indeed. And to make Him know. Yan ay tawag ngayon sa iyo. Ngayon na, walang dahilan para magsabi kang, huwag muna kasi may tatapusin pa ako. May kulang pa akong pag-aralan. May kulang pa akong dapat gawin. Meron pa akong dapat mga dapat asikasuhin. Kung saan ka naroon, yun yung iyong altar sa harapan ng Diyos. Gawin mo na yung pakikipag-ugnay sa Kanya. Gawin mo na yung dapat na sasayos ng inyong tahanan sa tulong ng Diyos. Gawin mo na ngayon. Dahil darating ang panahon, wala nang pagkakataon. Panginoon, patuloy kang nangungusap sa amin. Pinapipili mo kami sa bawat pagkakataon ng aming buhay. Lalakad ba kami patungkol sa daan mo o lalakad kami sa gusto namin? Panginoon, gabayan mo kami. Ang aming mga daang hahakbangan ay yung hindi yung gusto namin, kundi yung gusto mo. Yung mga daang aming dadaanan na hindi yung pakinabang namin, kundi yung tunay na pakinabang mo. Yung mga daang dadaanan namin, hindi kami mananahan sa suporta, presensya ng anumang mga tao, sino mang mga tao, o anumang kayamanan. Ang aming suporta at pangangailangan, tutugunan mo. And you will be our own source of everything. Because the cost of following you ay hindi lamang bahay, hindi lamang bulsa, hindi lamang buhay, kundi lahat-lahat, o Panginoon, lahat-lahat, lahat-lahat. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan na magdesisyon na ngayon pa man patungkol sa iyo. At alam ko, Panginoon, patuloy kang kikilos at gagawa upang patuloy na maganap ang perfect na plano mo sa buhay namin. Hindi maganap dahil nang pupumilit kami sa gusto namin. Pero kung kami susunod lang ng tunay at totoo, yung mga hangarin namin sa buhay, matagal mo nang iniimbak upang ibuhos sa amin kung kami lamang ay susunod, kung kami lang magtatapat, kung kami lamang ay mamumuhay katulad ng pamumuhay mo, kung kami magiging Christ-like, kung kami magiging tunay na may pag-ibig katulad ng pag-ibig mo para sa iba. Panginoon, ang pagpapala mo'y hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, at ang katotohanan hanggang walang hanggan. Kaya ang pagpapala ng Diyos ay ating tanggapin. Lumakad tayo ayon sa Kanyang kalooban. Mamahal tayo ayon sa Kanyang hangad para sa buhay natin at para sa iba. Patuloy tayong sumunod. Full obedience, full submission, full surrender. Dahil ang gusto ng Diyos, tunay siyang maparangalan, mapapurihan, masamba
at tunay itong pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Kanya. Ang Diyos ang dapat nating parupurihan. Sa ngalan ni Jesus, nating Panginoon, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Tunay nating papurihan ng Panginoon. To follow Him ay tunay nga pong need sacrifice. Kailangan nating umiwalay sa mundong ito. Tuloy na kailangan natin ang Panginoon. At sa oras na ito, kailangan nating manatili. Kailangan nating nakasumbong ang ating mga sarili sa Kanya. Huwag tayong bibitaw sa Kanya makapangyarihang kamay. Kailangan natin magpayakap sa Kanyang mga pangako. And we need to be still because He is God. He is the Almighty God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Yes, sabihin natin sa Panginoon yan with all our heart. Thank you.
Ayan, sige po. Ay, lakas po. Good morning po sa bawat isa. So, makakaupo muna po ang lahat. Ayan. So, dadako po muna tayo sa ating announcement.